ka Homebase Canada, in today's video, i-share ko sa inyo kung paano nga ba mag-setup at mag-manage ng Calendly, which is one of the many tasks of a virtual assistant. Kasi ako personally, ginagamit ko yung aking Calendly account. So, sineshare ko yung appointment link ko sa mga potential direct clients, and doon sila nagpapa-setup ng appointment with me to have a discovery call. So, in today's video, yan ang i-share ko sa inyo. At kung interesado kayo, mag-start na tayo, as in, now na! So, this is just a quick tutorial for Calendly para ma-practice nyo na at may-add nyo na agad sa inyong mga profile as virtual assistant. Alright, so as you can see, ito yung aking scheduling page sa website kung saan yung mga clients, kapag nabisita nila ito, pwede silang pumili ng dates kung kailan ako ma-schedule for an appointment with them. So, kapag naka-highlight siya ng blue, that means itong mga dates na to ay available at pag-click nila, pag pumili sila, makikita nila kung ano yung available time at makakapili sila kung kailan nila gusto magkaroon ng discovery call sa akin. And I will show you later on kung paano ko yan nilagay sa website. And ituturo ko rin sa inyo kung paano siya i-set up sa Calendly. Alright! So, ito naman yung aking Calendly account. And isa sa mga advice ko sa inyo kapag magsiset-up kayo ng Calendly is to make sure that you have your Gmail address ready. Okay? So, if you're going to set this up for a client, then you have to ask for their Calendly account kung meron na, and kung wala, then you will have to ask for their email address para isi-set-up mo yon sa kanilang bagong Calendly account. But then, most of the time, meron na mga clients na meron na silang Calendly account. And they might just ask you to prepare the event or the webinar or the meeting appointment inside their Calendly account. So, kapag mag-create naman po kayo ng Calendly account, madali lang. Pumunta lang po kayo sa calendly.com and then you just have to select sign up kung wala pa po kayong account. Then, i-enter nyo lang yung email address na create nyo sa Gmail. Then, kapag okay na, just click Get Started. I would really suggest na mag-create kayo ng separate email address for your client. Let's say, you wanna have a direct contact with clients. Mas maganda na meron kayong nakabukod na email address kumpara dun sa halo-halo na kapag meron kang personal email address, mas maganda nakaseparate siya. Para mas madali mong malalaman kung ito bang email na to ay for your potential clients or yung isa naman ay para sa mga personal emails mo, di ba? Like for bills, for other important things. So, ito, mas maganda, nakabukod yung para sa mga related sa trabaho at sa mga client. Dito sa aking Calendly, meron na akong 30-minute event and that's for one-on-one appointment para sa mga potential clients ko. At ito yung nakita nyo kanina sa website ko. So, kapag mag-create na po kayo, i-click nyo lang yung create, event type, or one-off meeting. And normally, ang pinipili ko lang dyan is event type. Before we proceed in our topic for today, i-share ko lang po sa inyo yung mga comments from our lovely subscribers. Ito na sila! Espe Desoy, Maria Victoria Bartido, Ros Ann Sabelio, Allen Solis, Jay Valle, Jadian and Sean Alabastro, Jenzor Alina, Klein Destreza, and Neo Stephen Balingit. So, kung gusto niyo pong ma-feature sa mga susunod pa nating videos, then make sure to leave a comment and subscribe. A few moments later. So, inside the create new event type, ang option dyan is either one-on-one or group. And normally, ang pinipili ko lang is yung one-on-one. So, yung group ay para sa mga malaking event, kagaya ng webinar or meeting, ganyan. So, normally, kapag ikaw lang naman, one-on-one will do. So, click nyo lang yung create. And then, tatanong sa'yo, what event is this? Okay, so for the event name, of course, you just have to add the name na gusto mong makita agad ng mga potential clients. So, kagaya nyan, demo with Will. Ako, ang nakalagay lang sa akin is 30-minute, ano ba yun? 30-minute coaching, ano ba? Limutan ko nilagay ko. Teka nga, check natin. Kopya. So, pwede mo ilagay dyan, let's say, 1-hour discovery call with Sheena. Ganyan. Or 30 minutes call with Sheena. Ganyan lang. So, para lang madaling ma-identify. Okay? Then, do sa location, by the way, free lang tong account na to, ha? And then, for other features, of course, you may need to upgrade the plan. So,
So ako, libre lang yung gamit ko. And nasa sa inyo kung anong gusto nyong location. Ibig sabihin, either in-person meeting. But of course, normally ang ginagamit natin yung mga online. Kasi lalo na kung yung mga clients mo nasa ibang bansa, di ba? So o kaya phone call. Ako ang ginagamit ko is Zoom. Ngayon, kapag Zoom ang pinili mo, kakailanganin mong i-connect or i-integrate sa Zoom. And madali lang siya. So, syempre, kakailanganin mo rin mag-set up ng iyong Zoom account. And if you need a tutorial for how to set up Zoom, then i-comment nyo lang sa ibaba ng ating comment section. So, kung na-connect mo na ang iyong Zoom account dito sa Calendly, then dapat ganyan yung nakalabas. Kasi otherwise, naka-ano pa siya, disabled. And then yung iba, yung mga clients, ang ginagamit nila naman is phone. Lalo na kung sineset up mo to for the client and not for yourself. So kapag ganyan, i-X mo lang, tapos balik ka, then choose phone call. Then again, kailangan mong piliin kung I will call my invitee. Ibig sabihin, yung client ang tatawag dun sa kanyang client, potential clients, or my invitee should call me. So pag pinili mo itong option na ito for your client, hindi niya makikita yung phone number nung client mo. Makikita niya yon kapag ka napili niya na tong option na to. Okay, so ika-cancel ko na ha. Kasi ang pipiliin ko for now is yung Zoom call. Kasi yun na yung nakasetup sa akin. And ito na yung gagamitin ko for myself. So kung ikaw, you can choose Zoom or other location. Explore niya lang po ito. Kung ano man yung available mo na nandito at gusto mong piliin, then pili ka lang.